Good evening, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa talarawan ni Santa Faustina Kowalska na binibigyang buhay natin araw-araw. So ngayon ay nasa diary entry number 801 na po tayo, Divine Mercy in My Soul. Today, I still manage to pay a short visit to the Lord in the Eucharist before going to bed. My spirit was immersed in Him as in its only treasure. My heart rested the while near the heart of my spouse. I received light as to how I should behave toward those around me. And then I returned to my solitude. The doctor is taking good care of me. All those around me are very kind to me. Kanina nagawa ko pang dumalaw ng maiksing oras sa Panginoon sa Eucharistia bago ako matulog. Lubog ang aking espiritu sa Kanya na parang tanging yaman ito. Sandili akong namahinga malapit sa puso ng aking esposo. Nakatanggap ako ng liwanag kung paano ako dapat makitungo sa mga taong nakapaligid sa akin. At pagkatapos, ay bumalik na ako sa aking pag-iisa. Inaalagaan ako ng maayos ng doktor. Lahat ng nakikilala ko dito ay mapuputi sa akin. So, sa diary entry na ito, tandaan natin, ano, in the previous entry, Faustina was already in Pradnik, nasa Pradnik na siya, where she would be hospitalized for around 3 months, no, medyo matagal, at sabi nga niya, para siyang namamahay, no, nalungkot siya, no, nga alis siya doon sa kumbento, no, kasi, although palipat-lipat siya, pero syempre yung kasama niya, yung environment nga, yung mga kasama niyang madre. So, kaya nung magpunta siya ng ospital, kasi mag-isa na lang siya eh, no? Tapos pagdating talaga sa ospital, dinadalaw yung mga katabi niya doon sa selda nila or doon sa silid nila, doon sa room, hospital room. Pero siya, wala na ba dalaw sa kanya? Maybe siguro dahil contagious ang disease niya, natatakot yung mga madre na bumisita sa kanya. Pangalawa, hindi pa rin siguro that time, no? Hindi pa rin okay ang pakikitungo ng mga kapwa niya madre sa kanya. No? Pwedeng ganun pa rin at that time. Pero balik tayo dito, she was in the hospital in Pradnik. Sabi niya dito, nung humimlay siya sa puso ng ating Panginoong Jesus, she received light as to how she should behave toward those around her. Bakit kailangang bigyan siya ng kaliwanagan kung paano siya makikitungo doon sa mga tao sa palibot niya? Again, this is a new environment. Faustina was used to dealing only with the sisters. And of course, the wards, yung mga babae doon, yung mga dalagita na nandoon sa kanilang kumbento. So, sa mahabang panahon niya ng buhay sa loob ng kumbento, doon lang umiikot sa mga tao sa loob ng kumbento yung buhay niya. And this is a new environment kasi doktor, no? May mga nurse, no? So, she was given parang an orientation by the Lord Jesus. O, ganito yan. Kung paano ka makikitungo sa mga tao dyan sa loob ng hospital. Who, by the way, are very kind to her, no? She wrote it in her diary. Kaya yung mga doktor at nurse na nag-asikaso sa kanya ng mga time na nasa hospital siya. Tapos, nagkaroon ng proseso yung sainthood niya. So, malamang buhay pa yan ng mga time na yon na pinaproseso ang sainthood ni Saint Faustina. So, they may be proud, no? Wow! Ako, nakapaglingkod ako.
sa santo na ito, sa santa na ito, sa isang banal. No? Siguro kahit ako yun, no? If I would be able to have a time or even serve someone who would become a saint, it's an honor. It would be an honor, no? Kasi wow, naanggian ako ng kanyang kabanalan. I remember my last encounter with a medical doctor last year. I was having an eye checkup to a charitable institution. Medyo kasi naglabo yung mata ko ng konti. Maybe because of the sugar, kasi nag-up ang sugar ko. So, kaya lang, because I was accommodated maybe after 3 months pa yata, because it's a charitable institution, you really ini-schedule yung mga pasyente. Kaya ako namang gusto doon, kasi state of the art ang facilities, nun ando na lahat, no? Andoon ang lahat ng processes ng pagpapacheck up sa mata. Yung equipments nila magaganda. And so, when the time came for me to be given an appointment, okay na yung mata ko. Hindi na siya ano, hindi na, bumalik na uli siya, hindi na siya nanlabo. Ngayon, yung medical doctor, when I was telling him about certain processes that I practice, sabi ko kasi, to kasi hindi ako masyado, hindi ako kasi umiinom ng gamot. Ako po ay naturalist. So, totoo naman, naturalist ako talaga. Ang iniinom ko ay di syempre puro healthy, iniinom ko eh di I believe in herbal medicine, no? Talagang yung mga ano, naglalaga ako, minum ako ng tsaa, ganon. Minum ako ng tubig, minum na ng virgin coconut oil, no? And of course, I do a lot of prayer, healing prayers, no? I trust the Lord. So, maganon. Pero, nung time na lang, sinabi ko lang ay yung naturalist method ng basically ay mga herbal medicine. So, not the Western medicine. But, he was not very keen to it, no? Hindi siguro siya talaga naniniwala sa herbal medicine or dun sa mga alternative medicine. Talagang purely Western yung kaniyang modality. So, hindi maganda yung sagot niya. Eh, hindi ko na matandaan kung anong eksaktong sinabi niya. But then, sinong may sabi? Parang ganun, sinong may sabi sa'yo niyan? Ako talaga, I research ano yung sakit, ano yung gagawin, ganon. Or mga alternative ways. Kasi nga, hindi nga po ako hindi nga ako masyadong iinom ng gamot or yung Western medicine. Nung sinabi niya, sino mo sabi? Di syempre, wala naman akong i-quote na doktor na ganon. Although, I know many doctors in the alternative medicine. Pero hindi ko na sila sinabi. Hindi ko na sila binanggit. But I go with the doctors who are really very progressive in terms of taking care of their patients. Now, mas gusto ko yung unang-una may spirituality. Pangalawa, yung nagre-respeto sa gusto at desisyon ng pasyente, whether titingnan nila na parang, syempre, mas alam nila yan eh when it comes to medicine. Alam nila yan. Pero kaya nilang irespeto yung gusto ng pasyente. Kasi di ba, kahit nga sa ospital, di ba, may tinatawag na waiver kapag ayaw mo magpa-opera or magpa-undergo ng process. So, gusto ko yung doktor na nagre-respeto sa ganon. Pangatlo, doctors who are really into alternative means or alternative modality. So, I know doctors who practice acupuncture kasi naniniwala ako sa acupuncture. Talaga nagpapatusok ako. Or doctors who promote herbal medicine, alternative medicine. Marami akong kakilalang ganun naman po mga doktor, no? Ayun. So, ako po talaga, I'm not endorsing these things. Hindi ko naman sinasabi na gawin nyo rin ang gusto ko, ang ginagawa ko. But, I really make sure that, ano, yung protocols ko, natural. I eat healthy food. Talagang umiiwas ako ng radiation. Nagpe-pray and meditate ako when I'm really sick, no? Kasi malaking bagay yung meditation and prayer pag may sakit. So, those are the things that I do. And, pag binigyan talaga ako ng sangkaterbang gamot, pasensya na, pero hindi ko talaga po binibili yung mga gamot at hindi ko po iniinom yung mga gamot because I am really into natural method. Kita nyo naman ako.
malakas naman ako, 'di ba? Kita niyo naman ako. Halos hindi na natutulog, no? Pero I still have the energy. Sige, sabihin niyo, sisingilin din ako baling araw yung katawan, no? Pero bahala na si Lord, bahala na ko anong gusto niyang gawin sa katawan ko, physical body. Basta I am taking care of my body. I eat good food, healthy food, no? Minsan lumalabag ako sa preference kasi ang preference ko po talaga ay vegetarian diet. So my prayer is sana magkaroon ng maraming doktor na spiritual, no, na naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin, sa kapangyarihan ng Diyos. Sana dumami yung doktor na Divine Mercy devotee para pag nagpa-check up yung mga tayo, mga devotee sa kanila, no, ang unang-una nilang ipe-prescribe sa atin, no, or kahit ang una-una nilang ipe-prescribe sa kanilang mga pasyente, yung Divine Mercy chaplet. O ito, dasalin mo tong chaplet araw-araw, tapos tuwing alas 3, ganito ang gawin mo. No, talagang, I'm looking forward to doctors who are like that. In fact, we have doctor friends who are actively participating every 3 a.m. Shout out sa ating mga kaibigan doktor, no? So, shout out sa kanila. Yung mga yan talaga, nagpapalaganap ng Divine Mercy. Sila yung nagpapaprint pa yan ng mga image, namimigay ng mga rosaries with Divine Mercy chaplet. No? Hindi yan magpapamention ng pangalan. No? But they are there. Sana dumami yung mga katulad nila. Yun yung wish ko, that doctors would take it seriously that the power comes from God, and that the master healer is the Lord Jesus himself. Sana yung mga doktor natin, yung talagang malalim din ng devotion, at lalo na sa mga pasyente na wala namang capacity to buy medicines, to pay whatever procedures, ganon, no? Palakasin nila ang loob ng kanilang pasyente na huwag niyo po alalahanin na wala kayong pera, gagaling po kayo, manalik po kayo sa Diyos. Tapos gawin niyo po lang, ito po ang gawin niyo, no? Kung hindi man niyo po kayong bumili ng gamot, hindi kayo makahanap ng mapaghihingan ng gamot, no? Ito po ang gawin mo, Divine Mercy, pray the Divine Mercy chaplet, no? I wish maraming doktor yung maging ganap. Magandang gabi po sa inyo. Please like and subscribe to our YouTube and Facebook page, YouTube channel and Facebook page.